What's up mga mimiw? You know, may bago na naman tayong vlog na Caterpillar D8N na 3406 na makina. Ang topic natin ngayon ay injection pump. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-timing ng injection pump ng Caterpillar. Saan ito? Pang bulldozer na makina. 3406 na D8N na bulldozer. Ito siya, oh. Yan. Yan, itsura niya. D8N na 3406 ang kanyang makina. 3406 ang number ng block. Yan ang itsura niya. Yan. Ang kailangan yung tools kapag magta-timing kayo ng injection pump ay 14 mm na socket ganito, tapos ratchet extension yan. Tapos kung wala naman kayong hub drive na ano, ito mas maganda kasi malaki, ito maganda 3 port drive na 24 mm yan. Socket at saka ratchet, tapos bolt na 14 mm, ang haba niya ay 4 inches, 5, mga ganun. Ito siya, kailangan nyo ito, importante ito. Una nyong gawin ay siyempre ikutin nyo yung makina counterclockwise. Ang gamit nyo ay ito, 3-port drive na socket, 24 mm. Siya. Di siyempre sa unahan ka pupunta. Yan ang unahan niyan. Totally na ikot na ito eh. Naka number 1 na ito. Pero igagate ko lang kayo. Kumbaga, ituturo ko lang kasi sa inyo. Yan. Naikot nyo na. Counterclockwise, naikot nyo na. Tapos ang gagawin nyo, ito siyempre tatanggalin nyo to pag naikot nyo na yung makina, yung bulb cover yan. Madali lang yan, yung timing ng injection pump. Di yun, naikot nyo na yung
workshop, na ikot nyo na. Punta na kayo dito. Ayan. Tanggalin nyo ako eh. I-port nito dito. Ito nga palang injection pump, pare. Ayan. Ito. Ito, injection pump ito. Itong malaking ito. Ayan. Yan ang itsura niya. Ito, may bolt ito dito. Pare. Ito, tinatanggal ito. Ayan. Sa mga baguhan na kagaya ko, pare yun. Pare yung bolt niya. Ayan, tanggalin niya yan. Ayan, tanggal na. Ayan o. Ito yung bolt cover ng injection pump. Pare yung tsura niya o. Ayan. 14 millimeter yan. Ayan. Kita nyo? Ito siya o ito. Ayan, sa dulo ng daliri ko. Tapos dito naman sa may flywheel, yung timing flywheel, okay. Tanggalin mo rin yun. Yan. Di natanggal na. Ito. Yan, yan siya. Starter. Ibabaw na starter. Ito. Kita nyo? Ayan o. Yan. Yan ang timing cover sa may flywheel. Yan ang itsura niya. 14 millimeter din siya. Ang sukat niya. 14. Yan. Tapos kuha kayo ng bolt na 14 millimeter. Okay. Haba niya ay mga 5 inches to 4 inches. Okay. Dalawa. What's up, mga mimiw? Pwede na ikot. Naikot nyo na yung makina. Naikot nyo na yung crankshaft. Tapos ito ay, yun, di inaikot nyo na. Naikot nyo na ng counterclockwise. Tumusok ito. Itong bolt na ito, tumusok. Tak. Ano lang ito ha? Guide ko lang sa inyo, kumbaga, kasi experience ko na ito. Kaya, binabahagi ko sa mga baguhan na mekaniko. Yan, tumusok na. Di una inikot nyo yung crankshaft. Tapos tumusok ito. Punta na tayo sa may. Locker arm. Ito. Ito number one eh. Dito ang harapan. Ito ang number one. Yan. Gagalawin nyo, are. Yan. Kita nyo, nagalaw. Yan. Tinuto ko na para makita nyo. Yan, nagalaw. Ito, nagalaw din to eh. Yan. Yan, nagalaw siya. Ang running mate ng 1 ay 6. Kaya bibilang kayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan, 6, kasi ito ay 6 cylinder siya, 6 lang piston,
Ayan. Tama, hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, nakatusok. Nakatusok dito sa may flywheel. Nakatusok dito sa may flywheel. Ayan. Tapos gumagalaw dito sa number 1 na rudder arm. Gumagalaw dito. Parehas silang gumagalaw eh. Ayan. Ibig sabihin yan, naka number 1 piston kayo. Naka top ang number 1 piston. Tapos ang injection pump, ayan, gagamit na kayo ng bolt. Dinatanggal nyo na yung timing cover dito. Ayan. Ipapasok nyo ngayon ito na 14mm na 4 inches o kaya ay 5 inches ang haba. Tusok nyo lang siya dyan. Ayan. Di inikot niyo yan. Ang bawa ha. Inikot niyo injection pump. Tumusok ito. Tap, bumaon. Itong bolt na ito, bumaon. Inikot niyo. Counterclockwise ang ikot. Bumaon. Pok. Pok. Yun. Ibig sabihin yan, nakatiming ang injection pump niyo. Sure ako, 100%. Huwag na ang sira sa loob ang injection pump. Aandar yan. Kasi nakatiming yan. Basta ito tumusok. Itong bolt na 14mm. Yan. Na 5 inches ang haba. 4 inches yan. Pwede yan. Hindi kayo sasablay dyan. Tsaka lagi nyo tatandaan ito. Number 1. Number 1 na rocker arm, gumagalaw siya. Yun. Ang running mate ng number 1 ay 6. Itong number 6. Yan. Hindi siya gumagalaw. 100% naka number 1 yan. Naka top cylinder ang number 1 nyo. Sa mga baguhan na mekaniko, ito panoodin nyo, may 100% ako na ituturo. Sure ako 100% na under yan kasi naka-timing kayo eh. Kumbaga, sundan nyo lang yung guide na yon na itinuro ko sa inyo. What's up mga Mimiw? Sana ay suportahan nyo ang YouTube channel ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribein nyo na. Pindutin nyo na. Dot-dotin nyo na. Tultokin nyo na. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo. What's up mga Mimiw? Ayan siya. Sana'y may naibahagi ako na konting kaalaman sa mga kapwa ko mekaniko. Sa mga baguhan. Sana'y may naituro ako na konting kaalaman na ayon sa experience ko ay huli mo basta sundan mo lang ang mga itinuro ko na guide para dito sa Caterpillar na makina na 3406 na bulldozer D8N.
Ito nga pala yung isang ano, caterpillar din siya. Oh. Magkasabay siya kasi na binubuo. Yung nakaraan, ano na yan, may, ito ay 3408 na makina. Caterpillar din siya. Yan o. Meron din ako nito na tutorial sa injection pump. Ang next na ano na ituturo ko sa inyo na kung bakit humahalo ang T-cell sa langis. Yan. Sa next video ko, abangan nyo. Yun ang topic na ituturo ko sa inyo. Ayan. Pares din siya nito na kung bakit humahalo ang diesel sa langis. Ayan. Sa next video ko, subaybayan nyo sa mga baguhan na mekaniko. Importante ito sa inyo. Kumbaga, ibinibigay ko yung kaalaman ko base sa experience ko. 100% na experience ko na. Kumbaga, kaya tinuturo ko sa mga baguhan na dyan din ako galing. Kumbaga, sa pakapakapa. Pakapakapa, ano yun? Parang palaka. Ayan. Sana'y panoodin nyo ang video ko sa mga at suportahan nyo. Ayan. Maraming salamat sa maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa mga hindi pa nakasubscribe, ay subscribe nyo na. Pindutin nyo na. Dot-dotin nyo na. Tultokin nyo na. Yan. Ingat kayo. Hanggang dito na lang. What's up, mga mimiw? What's up, mga mimiw?